Hello sa inyo mga Team Kulit! Welcome back to my YouTube channel. This is BJ Kulit and you are watching BJ Kulit TV. Bagong lahat, gusto ko munang batiin lahat ng mga OFW at lahat ng mga netizens na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Kung natatandaan nyo mga Team Kulit, naging viral sa social media si Sherlyn Gerasta na ipinagpalit ang kanyang asawa sa isang engineer sa Saudi. At itong bagong viral na ngayon na asawa ni Mr. Roberto Rivera na nagpakasal yung kanyang misis sa Pilipinas nang walang kaalam-alam ang kanyang pamilya at iniwan ang kanyang 5 anak dahil lang sa lalaki. Ang topic natin ngayon ay ano nga ba ang dahilan ng pagtataksil ng mga babae? Pero bago tayo magsimula, sa lahat ng mga hindi pa nagsasubscribe sa aking YouTube channel, please click subscribe button and check the notification bell para updated po kayo sa ating mga latest na videos. Ano nga ba ang dahilan ng pagtataksil ng mga babae? Hindi lamang mga kalalakihan ang nagagawang magtaksil sa kanilang asawa. Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nagagawang magtaksil ng mga babae? Ang tukso ng pangangaliwa ay hindi lamang nakakaapekto sa mga kalalakihan kundi rin sa mga kababaihan. Sa katunayan, parami ng parami ang mga babaeng nagtataksil sa kanilang mga asawa. Naayon sa Psychology Today, ay nasa 30-60% ng mga kababaihan kumpara sa 50-70% ng mga kalalakihan. Bakit nga ba? Ayon kay Dr. Frances Raver, isang clinical psychologist, ang isang nagtataksil na babae ay parehong walang takot at desperado na nagpapasyang magtaksil sa kanyang asawa sa pagnanais ng pagbabago sa kanilang pagsasama. Para sa kanila, ang isang affair ay hindi lamang para sa katuwaan kundi dahil sa pangangailangan ng kanilang mga emosyon. Hindi mahalaga kung siya ay may perpektong asawa, may bahay o kaya naman ay may anak. Naniniwala na maraming babae ang nangangaliwa habang sila ay kasal. Para sa karamihan ng mga babae, ang hindi natutugunan ng pagnanasa at pangangailangan ang dahilan kung bakit naghahanap sila ng ibang mga paraan para maramdaman ang seguridad ng kanilang sarili at maging kontento kung kaya't madalas silang nauuwi sa mga braso ng ibang lalaki. Hindi sa romansa o ang pangangailangan na maramdaman na sila ay pinoprotektahan at pinapahalagahan. Maraming babae ang naghahanap ng affair para mapatunayan na may pagkakapantay-pantay sila sa isang relasyon. Ayon naman sa isang manunulat na si Susan Shapiro na siyang nag-research tungkol sa pagtataksil ng mga kababaihan, simula pa noong dekada 90 na pag-alaman niya na ang pagtataksil karaniwan ay nangyayari sa kinamamayaan ng pagsasama dahilan sa mga sumusunod. Una, hindi sila nasisiyahan sa pakikipagtalik sa asawa. Pangalawa, nakakakilala sila ng mas kanais-nais na katuwang sa kanilang trabaho. Pangatlo, hindi nila nararamdaman na sila ay pinapahalaga ng kanilang asawa. Pang-apat, nagkakaroon muli ng koneksyon sa kanilang mga ex at nakakakilala sila ng iba pang mga lalaki sa internet. Nahuhulog ang loob nila sa ibang lalaki. Sa maraming pagkakataon, nagsisimula ang pagtataksil na tinatawag na emotional cheating. Kung nararamdaman mo na hindi natutugunan ng iyong asawa ang inyong mga pangangailangan, mas mabuting ito ay inyong kausapin. Narito ang mga natuklasan ni Shapiro sa kanyang pag-aaral sa loob ng 2 dekada. 65% ng babaeng kanyang nakapanayam ang nagsasabi na mas nasisiyahan sila sa pakikipagtalik sa kanilang kabit. 90% sa kanila ang nagsasabi na inaakala nilang imposible silang magkaroon ng affair. Higit sa 60% ng mga may bahay ang handang magkaroon ng affair sa internet. 40% ang nagsasabi na ang kanilang kinakasama ang kanilang paraan para makawala. At 70% ng mga kababaihan ang nagsasabi na kabaliktaran ng kanilang asawa ang kanilang kinakasama. Sa mga impormasyong ito, maaari nating masabi na parehong ang babae at lalaki sa isang pagsasama ang may kasalanan kung bakit nagkakaroon ng emotional at physical cheating. Ang pagtataksil ay walang pinipiling kasarian, kaya naman kailangan maging maingat ang mga mag-asawa. O ayan mga Team Kulit,
panibagong kaalaman na naman ang inyong natutunan. Kung meron kayong mga tanong at suggestion, maaari nyo lamang pong i-comment sa ating comment box. Maraming salamat po!